ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Pops J, Angela, mga Pops, kayo ba ay suklam na sa syudad na masikip, maalinsangan, maingay at mahirap sumakay? Pwes, eto na. Ayon sa ulat ng CNN Travel noong Hunyo lang, base sa pag-aaral ng Economist Intelligence Unit ng 100 at 73 lungsod sa buong mundo, ito raw ang listahan ng world's most livable cities para sa taong 2023. Ang numero uno sa listahan, Maynila, joke lang. Ang syudad ni Mozart ng waltz at yung mga maliliit na sausage na nadudurog sa bibig agad-agad, ang Vienna, Austria, na tinawag din na City of Dreams. Dito, kasino yun. Maliban daw sa pambirang infrastruktura, hanip din daw ang kultura at entertainment. At higit sa lahat, ang education and health services dito. Ang train system nilang U-Bahn ang tawag, ay 24/7 ang operasyon. Maganda rin daw ang kalidad ng hangin at kaliwat kanan ng mga parke. At higit sa lahat, tahimik. Aba, parang Metro Manila lang, ano? Pangalawa naman sa listahan ang Copenhagen sa Denmark, isa sa world's most bicycle-friendly cities. Gusto natin yan, Pops J. Pasok din sa top 10 most livable cities ang Melbourne at Sydney sa Australia. Ganun din ang mga lungsod ng Vancouver, Calgary at Toronto sa Canada. At mula po sa Switzerland, ang Zurich at ang Geneva. Pansin nyo, top 10, walang isang American na syudad. Ang tanging pasok mula sa Asia sa listahan ay ang Osaka, Japan. Okay, ito naman, kabaligtaran. Ang mga lungsod na nasa pinakailalim ng listahan, mga Pops. Ang syudad ng Kiev sa Ukraine sa number 165. Bakit kaya? At ang tatlong nasa pinakadulo, ang Lagos sa Nigeria, Algiers sa Algeria, Tripoli sa Libya at Damascus sa Syria. Dahil yan sa patuloy na nangyaring kaguluhan kasama ng terorismo at barilan digmaan. At ang malamang na sigurado ang tanong sa isip ninyong lahat, mga Pops, kung anong pwesto naman dyan ang Pilipinas, ang Metro Manila sa listahan ng world's most livable cities. Ito ha, out of 173, ang Metro Manila ay nasa ika-136 na pwesto. Mas bumaba pa yan. Kumpara ng isang taon, tayo ay pang 132. Pero konti na lang, number one na yan. Unity lang ang kailangan. At yan ang headlines on history ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Friday na bukas. Malungkot ako, Pops J. Angela. Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.